Ang pagmamahalan sinubok pa ng matinding karanasan dahil sa araw ng kasalan, kailangan pa nilang tumawid sa humaharagasang baha sa ilog makarating lang sa simbahan. Tunghayan! Ito ang kuhang video sa araw ng kasal. Unique ang mga Pinoy, and that's what we should be proud of. Dapat proud tayo kasi, di ba, yung ibang nationality kinakancel nila pag yung may mga ganyang events. They have to cancel the event, especially pag may bagyo. Pero tayo, kahit binagyo tayo, kahit gaano ka kalakas ang baha o ang tubig or ang bagyo, ipagpatuloy pa rin natin gaya ng nasa video. Like, ano, sino ba nabang brave enough yung tastakanan mo mula bang sa tubig sa sapa, napiting kusuga para lang sa kasal. So, inanak otokan, ganyan ka mga talino ang mga Pinoy. Creative, intelligent, and as well as initiative. Yun yung kay, nagamit sila ng ano, yung bulldozer. Yun yung sinakya nila upang makatawid sila sa sapa. Ganyan tayo mga Pinoy. Yes, ganyan tayo, and ano na yan, personality na yan natin, characteristic na yan natin, which is completely different sa ibang nationality kasi we are Filipino. Though we're Asian, may mga Asian din na ganyan, pero mas iba tayo. Iba-iba kasi yung characteristic ng mga Asians. May mga own signatures tayo, and yun yung signature na nagpapakita kung gaano tayo kaiba or ka-unique dun sa ibang nationality or dun sa ibang Asian country. So, ayun guys, we need to be proud of, and a round of applause for that. Yes, dapat proud tayo kahit Bisaya ka man. And of course, to, ako nga, wait, what? Kaming mga Bisaya, kapag nagtatagalog, ang tigas, di ba? Like, ako matigas, di ba? You know? Listen, look, and listen, and learn. Kaming mga Bisaya, ang tigas naming magtagalog, kaya binabash kami ng mga Tagalog people kasi daw yung accent namin, yung pronunciation namin iba, and okay lang yan kasi hindi naman yan namin yung original language namin kasi nga Bisaya kami, but still, we are Filipino, kailangan din namin magtagalog, and at the same time, kailangan din namin i-practice sa sarili naming language, which is we have to enhance the Bisaya language. But ngayon, kahit
different tayo, kahit Bisaya kami, Tagalog kayo, pero binabash kaming mga Bisaya kasi hindi kami marunong mag-Tagalog, iba yung accent namin at tigas nung the way we speak ng Tagalog, pero still we are Filipino at kahit iba-iba man tayo ng language, kahit iba-iba man yung characteristic or personality ng mga Filipino people, since Filipino people consisting with many differences, iba-iba yung language, iba-iba yung kultura, pero still we are Filipino and all in all, since we are Filipino, dapat proud tayo kahit anuman yung mga language, mga practices natin. Kasi yung nasa video, I'm not sure kung saan lugar yun. Hindi ko rin masyadong naririnig kung Tagalog ba yun or Bisaya lang. But still, Filipino yun. So, dapat proud tayo. Yes, I really appreciate those initiative na kahit gaano man kalakas yung tubig, grabe naman parang bagyo, di ba? Pero still, yung pagmamahalan ng mga Filipino people, parang they set aside yung problema. Kasi ang nasa utak nila, of course, kasal nila ngayon. Kasalan nila araw ng, you know, yung final na announcement na, ayun, they are united or bounded as one kasi nga magpapakasal na sila. So, hindi nila ikinancel yung event or ng kasal nila kahit yun yung mga obstacles sa pagdadaanan nila bago sila makarating sa simbahan. And of course, grabe yung bravery kasi sino ba namang hindi ba katatakot na sumakay sa bulldozer tapos itatransfer ka sa isang bulldozer para makatawid ka talaga dun sa humaragas ng tubig sa ilog. So, for me, ayoko. I can't do that kasi mahirap. Natatakot din ako kapag nahulog tayo dun sa tubig, of course, mapupunta tayo papuntang Luzon. So, ayun, delikado, diba? Pero mga Filipino people, kahit gaano kadelikado, susugal at susugal ang mga Pinoy para lang mapuntahan or makuha nila yung gusto nila. That's how encouraged we are as a Filipino. Ganyan kadesidido ang mga Pinoy kahit yung mga may bagyo nga, kahit malakas na yung bagyo, yung mga Filipino people nakasmile pa rin, nakangiti pa rin kahit umapaw na yung mga bahay nila sa kahit umapaw na yung tubig dun sa bahay nila, pero nakasmile pa rin kahit napakadelikado na ng situation, pero still all I can say is grabe talaga ang Pinoy and we have to be proud of that and a round of applause for that. So that's all for today's video guys, I hope nag-enjoy kayo and for more videos or for more contents, just check my YouTube channel and then of course scroll down lang kasi may mga contents dun akong mga old contents. And for now guys, since I'm talking about kwentong kababalaghan and gusto ko ring ipakita sa inyo or i-upload yung mga videos ko, yung mga challenge or mga paggalagala ko para hindi naman masyadong boring. So all in all, sana mag-subscribe kayo. Yeah, subscribe kayo please and just keep watching and enjoy. So thank you guys kasi may panibagong monkeypox na naman aside from COVID and COVID variants, may monkeypox na naman. So please lang, be careful, stay at your home and be safe everyone.